Ayan, mega love shoutout sa lahat. At muna ay binabati ko kayo ng magandang gabi dyan sa ibang bansa. So, today's vlog natin guys ay papakita ko sa inyo kung ano yung pagtutuog. So, ibig sabihin ng pagtutuog, iyon ay diferensya ng pagpapasada. So, ayan, sa makina, minsan yung pagtutuog ay yung diferensya minsan ay nandito sa tensyon. So, maaaring sa tensyon, pwede rin dito sa winder. Ayan. Ito yung winder. Ito yung bobbing case pala. Sorry. Bobbing case. At ito naman yung winder. Bobbing case or bobina. Ayan na tinatawag. Ayan guys, para matukoy nyo kung ano yung pagtutuog, so gagawin nyo, halimbawa ang gagamitin yung sinunod dito sa ibabaw ay kulay itim, so papalitan nyo ng kulay puti yung sa ilalim, at sa ganun ay matukoy nyo talaga kung ano yung pagtutuog. So minsan kasi pag parasang kulay ay hindi natin natutukoy yun, so gagawin mo naman para malaman mo ay pag minimas mo ng ganun yung pasada mo ay medyo matalas siya. So ibig sabihin nagtutuhog yun para sure ka at para madali mo lang din siyang adjust. So gagawin mo ay papalit ka lang ng sinulid sa ilalim. Yun ang papalitan mo hanggang sa ganun ay makita mo siya. So ayun, ilagay na natin to. Ayan. So, actually may napasadaan na ako. Ito na siya. Ayan, parang nagkukulay, lumalabas yung kulay puti. So, pag lumalabas yung kulay puti, dahil puti yung nasa ilalim mo, so ibig sabihin, ang diferensya nun ay nasa ilalim. So, wala pa, alam na natin kung nasaan agad yung diferensya, di ba? So, ayun, tara guys, samahan nyo na ako at titingnan natin, i-check natin kung ano yung diferensya. Tayo na guys. So ayun umpisa na natin. Meron tayo dito. So ilalagay na natin to sa ilalim. So sa ngayon hindi pa natin alam kung saan ang may diferensya, dito ba o yung dito. So malalaman natin ngayon to. So ang gagawin natin ay papasada muna tayo ng mga ilang pasada at nang sa ganun ay makita natin at malaman. Ayun, meron na tayong napasada dito. So, ito na guys, ang kanyang itsura. So, bali may lumalabas na kulay puti. Ayan. Ikita nyo yan na kulay puti siya. Ayan. So, ibig sabihin, ang diferensya ay nandun sa ilalim. So, ang gagawin natin dyan ay adjust natin to. So, ibabalance natin yung higpit o luwag ng nandun sa winder at saka dito sa tension. So pag lumabas yung kulay puti kasi nasa ilalim yung puti, so ibig sabihin ang diferensya nandun sa ilalim, so okay po dito. Pwede naman natin itong kasi parang maluwag yung ilalim, so pwede naman natin itong luwagan dito, kaso lang ang maging diferensya nun, mawawala yung tuhog na yan
ang magiging diferensya naman ay maluwag yung pasada, so pangit. Baka isang suutan lang ng customer ay mawawarak pa siya, so hindi po pwede yun. So dito na lang natin, check natin to. So ayan, ang kanyang winder, nakikita nyo. So hilahin natin to. Ayan, sobrang luwag guys, sobrang luwag. So ang gagawin natin dyan ay meron niyang ano dito, ayan, may dalawang tornilyo na maliit. Sa mga mananahe dyan, alam nila kung nasaan yung dalawang tornilyo na yan na maliliit dito sa winder. So ito, meron lang tayong ano dito, kailangan ng manipis na material. Kung wala kayong screw, pwede itong magamit, itong ano ng hook. So ayan, pihitin lang natin ito ng paigpit. Ayan, pihitan lang natin ito. Tapos balik natin kung okay na ba. Ayan, na medyo maluwag pa. Ayan, medyo may fit na siya ng konti. So pwede natin to i-try ulit kung naikpitan nyo na. So bali, kukuha lang tayo ng panibagong tela kasi ito ay puno na. So kailangan mawala yung kulay puti na yan. So ibig sabihin, pag mayroong puti na lumilitaw, ayan po ay tuhog. So papalit tayo ng panibagong tela. Ayan, ito yung panibagong tela. Pasada tayo ulit dito. So itatry natin ulit kung okay na ba ang kanyang pasada. Ayan, sa ngayon guys ay nakikita ko na okay na siya. Wala na yung puti-puti. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo to ng malapitan, at sa ganun ay malaman nyo kung ano yung tuhog at saka hindi. Ayan, so wala na yung puti-puti, okay na siya. So ibig sabihin, naayos na natin yung ilalim, so balance na yung kanyang hindi naman siya maigpit, hindi rin siya maluwag. So kailangan sakto lang, at nang sa ganun ay maiwasan natin yung pagtutuhog. Kasi pag binsan yung sobrang luwag ng ating tension at saka yung dun sa winder, ay binsan ay nagtotwalya, yung parang nagbubulbul siya. So ayan guys, ipakita ko na sa inyo ng malapitan. Nang sa ganun ay malaman nyo kung ano yung nagtutuhog o hindi. So ayan guys, napapansin nyo no, ayan o, parang may, ayan, yan yung nagtutuhog na pasada, ayan. So kaya ko itinuturo sa inyo to, dahil baka ako ay may encounter nyo to, ay tatawag kayo agad ng mekaniko. So hindi na kailangan, kayang-kaya nyan, dahil napaka simple lang na diferensya yan. Minsan naman, pag hindi nakuha sa adjustment, ay i-check nyo rin yung winder. Yung in-adjust ko kanina, pag hindi nakukuha sa pag-adjust yun, ibig sabihin ay mayroong nakakalang doon sa ilalim. Minsan kasi pag yung gamit natin ay minsan hindi natin nalilinisan, so naiipon, naiipon yun, kahit paunti-unti naiipon, tapos magpo-form yun na magsusolid siya, so titigas. So kahit anong adjust mo ay hindi mo talaga yon makukuha. So yun, pag hindi nakuha sa adjustment,
pwede nyong tingnan yung ilalim nun, baka ayan, no? So, so okay na siya, wala na siyang kulay puti. Ayan po, ipagtabi natin. Ayan, ha? Magkaiwalay na tela yan. Baka sabihin nyo, eh, dinadaya ko kayo. So, ayan po yung nagtutuhog. At ito yung hindi. Ayan. So, yun guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. At naway nagustuhan nyo yung video nito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my channel and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga sunod na mga videos. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyong lahat and bye bye! Look like a guy who could